mabagal ang takbo ng motorsiklo na yan nang salpukin ng kasunod na motorsiklo. Nangyari yan sa isang intersection sa Talisay City, Cebu. Sa hiwalay na insidente sa Talisay, nahulikam din ang pagsempla ng rider na ito. Nawalan siya ng kontrol nang makasabay sa pagliko ang isang SUV. Magkahiwalay na sunog sa Metro Manila, natupok ang isang residential area sa San Juan. Ang malaking sunog naman sa isang village sa Pasig, kontrolado na ngayong gabi. May report si Rod Vega ng Super Radyo DZBB. Malayo pa lang kitang-kita na ang makapal na usok sa barangay Manggahan sa Pasig City. Sunog ito sa Karangalan Village ngayong gabi. Matapos sa mahigit isang oras, sumakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Ayon sa BFP Pasig, nasa 100 bahay ang nadamay. 100 pamilya din o 500 residente ang nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na nasa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nagkasunog din sa San Juan. Tulong-tulong ang mga bombero para apulain ang apoy sa mga bahay sa barangay Kabayanan. Mag-alas 5 ng hapon, sumiklab ang sunog na naapula matapos ang isang oras. Walang napaulat na nasaktan o nasawi. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Rod Vega ng Super Radyo DZBB, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pananaksak ang isang lalaking Chinese national sa Tondo, Maynila. Hulikam sa CCTV ang insidente kung saan ang suspect kaswal lang na naglakad. Nang tumapat siya sa kotse ng biktima sa Nara Street, kitang ilang beses na pag-unday nito ng saksak sa biktimang nakaupo noon sa driver's seat. Nakaabante pa ang kotse habang naglakad palayo ang nanaksak. Huminto na ang kotse pagdating sa kanto ng Padre Alge Street at Jose Abad Santos Avenue. Doon na nakitang patay ang biktima na nagtamo ng 3 hanggang 4 na saksak. Ayon sa MPD Homicide, hindi tagaroon ang biktimang Chinese national batay sa kanyang lisensya. Tinutugis na ang suspect na hinala ng mga otoridad ay Chino rin. Inaalam din ng ugnay nila at ang motibo sa krimen. Viral ang post ng isang delivery rider tungkol sa tinawag niyang life hack o diskarte nang hindi na pagbibigay ng sukli para raw makaipon. Pero sabi ng DTI, bawal yan. May report si Von Aquino. Add to cart, magpapatid sundo, kay laking ginhawa talaga ng mga cashless transaction sa ride-hailing at delivery apps. Pero may mga nagka-cash pa rin sa bayaran. E paano kung buo ang pambayad at hirap manukli? Kamakailan nag-viral at nabash ang life hack umano na pinost ng isang rider. Kung 30 pesos pababa ang sukli ng customer, sabihin na lang daw na wala silang bariyang panukli kahit meron. Teknik daw yan para makaipon sila ng pangkain. Pero bawal yan sa ilalim ng Republic Act 10909 o No Shortchanging Act of 2016. So dapat eksakto yung sukli mo. No? So bawal din na magbigay ka ng ibang uri ng sukli. So halimbawa, candy. Trabaho ng negosyo na magsukli ng tama at sakto. At sabi ng DTI, saklaw ng batas ang mga ride-hailing at delivery app kahit wala pa sila noong isa batas ito. Pwede siyang isang type ng informal business at ang informal business ay kasama or sakop ng no shortchanging. Nakausap namin ang uploader ng viral post at kanyang nilinaw. Joke lang yung post na yun, katuwaan lang. Hindi raw siya magsusorry sa mga nagalit na netizen. Hindi rin daw siya naniniwalang gawain ng mga rider ang di magsukli ng tama. Kasi alam kong kahit barya yun, pera nila yun eh. Hindi porkat nag-post ako ng ganun, sa akin yun na ibubuntun yung mga galit ko doon sa mga rider na yun. Ito naman ang diskarte ng mga delivery at motorcycle taxi rider na nakausap namin para makapagsukli ng tama. Nag-anap muna ako ng sa tindahan. Pwede ka naman magpabarya kahit na 100 o 50 pesos. Prepared mo na, kahit tatig piso o 5 piso. May option naman po para yung kakulangan ko, through e-wallet ko na lang idadagdag dun sa sukli. Sa ikatlong paglabag sa No Shortchanging Act, pwedeng masuspende ng 3 buwan ang negosyo. At sa ika-4, mas malaki ang multa at makakansela pa ang license to operate. Abiso ng DTI, isumbong sa kanila ang mga lalabag. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Viral ang post ng isang delivery rider tungkol sa tinawag niyang life hack o diskarte nang hindi na pagbibigay ng sukli para raw makaipon.
Pero sabi ng DTI, bawal yan. May report si Von Aquino. Add to cart, magpapatid sundo, kay laking ginhawa talaga ng mga cashless transaction sa ride-hailing at delivery apps. Pero may mga nagka-cash pa rin sa bayaran. E paano kung buo ang pambayad at hirap manukli? Kamakailan nag-viral at nabash ang life hack umano na pinost ng isang rider. Kung 30 pesos pababa ang sukli ng customer, sabihin na lang daw na wala silang bariyang panukli kahit meron. Teknik daw yan para makaipon sila ng pangkain. Pero bawal yan sa ilalim ng Republic Act 10909 o No Shortchanging Act of 2016. So dapat eksakto yung sukli mo. No? So bawal din na magbigay ka ng ibang uri ng sukli. So halimbawa, candy. Trabaho ng negosyo na magsukli ng tama at sakto. At sabi ng DTI, saklaw ng batas ang mga ride-hailing at delivery app kahit wala pa sila noong isa batas ito. Pwede siyang isang type ng informal business at ang informal business ay kasama or sakop ng no shortchanging. Nakausap namin ang uploader ng viral post at kanyang lilinaw. Joke ko lang yung post na yun, katuwaan lang. Hindi raw siya magsusorry sa mga nagalit na netizen. Hindi rin daw siya naniniwalang gawain ng mga rider ang di magsukli ng tama. Kasi alam kong kahit barya yun, pera nila yun eh. Hindi porkat nagpost ako ng ganun, sa akin yun ay ibubuntun yung mga galit ko sa mga rider na yun. Ito naman ang diskarte ng mga delivery at motorcycle taxi rider na nakausap namin para makapagsukli ng tama. Naghanap muna ako ng sa tindahan. Pwede ka naman magpabariya kahit na 100 o 50 pesos. Prepared mo na kahit natin 5 piso o 5 piso. May option naman po para yung kakulangan ko, through e-wallet ko na lang idadagdag dun sa sukli. Sa ikatlong paglabag sa No Shortchanging Act, pwedeng masuspende ng 3 buwan ang negosyo. At sa ika-4, mas malaki ang multa at makakansela pa ang license to operate. Abiso ng DTI, isumbong sa kanila ang mga lalabag. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nananawagan ng tulong ang mga taga-Catanduanes kasunod ng pananalasa ng Bagyong Pipito. Kabi-kabilang landslide at mga nawasak na bahay ang tumambad kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang inspeksyon doon. May report si Joseph Moro. Ito ang gigmoto sa Catanduanes bago ang pagtama ng Bagyong Pipito nitong Sabado. Ibang-iba sa itsura ng bayan ngayon. Tuklap ang mga bubong ng ilang bahay at establishmento at halos wala nang maaninag na mga puno. Ang ilang kalsada hirap madaanan dahil sa mga nakahambalang na puno. Ang pinsalang iniwan ng Bagyong Pipito na saksihan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-aerial inspection kasama si Catanduanes Governor Joseph Cua. Naikutan ng Pangulo ang mga bayan ng Panganiban, Caramoran, Bagamanok, Biga at Gigmoto. Kasalukuyan ay tinitingnan na itong si Pangulong Marcos yung extent ng damages ng Bagyong Pipito. And so far, ang impresyon ng Presidente ay talagang malakas yung pagtama ng hangin, lalo itong si Bagyong Pipito. Kaya karamihan sa problema noong mga residente dito sa Catanduanes ay kung paano makakapagsimula ulit, lalo na yung gawain yung kanilang mga bahay. We look at the main roads, main thoroughfares, meron din talagang damage, but yung sementado, mukhang nag-survive naman. We have to rebuild, rehabilitate. You know, doon sa ibang lugar, nakapagbigay tayo ng mga construction material, mga yero, mga disportos, para maka-start lang. Walang naitalang nasawi sa probinsya ayon sa Pangulo na katulong ang preemptive evacuation. Kung gaano kadaling pinadapa ng bagyo ang mga bahay, gayon naman kahirap para sa mga residente na makapagsimula ulit. Hindi namin po alam kung saan po kami kukuha ng pagpagawa ulit ng bahay. Baka pwede naman makahing pang yero, kahit natrapal, matira man lamang namin. Kung ano po yung mga tulong na ibibigay namin, na ibibigay nila dito sa bayan namin, sana naman po ay mapadali nila. Kung hindi puno, gumuhong lupa mula sa bundok ang nagkalat sa kalsada. Nangako ang national government ng water filtration devices, construction materials, pagkain at satellite communication equipment para sa mga lugar na walang signal. Hihiram din ng linemen para sa pagsasaayos ng linya ng kuryente. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa rin humuhupa ang bahas sa malaking bahagi ng Nueva Ecija. Lubog din ang maraming bahagi ng Tuguegarao dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Reservoir. Report si CJ Turida ng GMA Regional TV.
Ilang palayan sa tinaguriang rice granary of the Philippines ang lubog pa rin sa tubig. Sa Aliaga, Nueva Ecija, ekta-ektaryang palayan at mga bahay ang binaha dahil sa nasirang dike. Nandoon po yung talagang natakot namin. Hindi namin alam kung paano mag-uumpisa kami ngayon. Sa San Jose City, tinatsaga ng mga magsasaka na isalba ang mga binaha nilang pananim. Ang pagtaas ng Cagayan River dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Reservoir, nagpalubog din sa maraming bahagi ng Tuguegarao City. Sa Barangay Centro Jess, lampas bahay pa rin ang tubig. Halos 1,000 ang nasa evacuation centers. Sa Ilagan Isabela naman, ang ilan nagbabangka o tumatawid na sa bubong para makalabas. Libo-libo pa ang nasa evacuation centers. Balsa naman ang gamit ng ilan para makatawid sa baha sa Santa Barbara, Pangasinan. Above critical level na kasi ang Sinukulan River. Karugtong ng Sinukulan River ang Pantal River na dumadaloy sa Dagupan City. Nagka-alerto ang Dagupan LGU sakaling umapaw ito. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagpapadeport sa unauthorized immigrants sa Amerika, pinaplano na ni U.S. President-elect Donald Trump ang anyay largest deportation program in American history. Agad daw na ipatutupad sa unang araw ng kanyang pagbabalik sa pwesto sa January 20, 2025. Amihan season nagsimula na, kaya asahan ang unti-unting paglamig ng panahon ayon sa PAGASA. Adjusted mall hours, sinimula ng ipatupad para maibsan ang bigat ng trapiko. May mga mall na nagbubukas ng alas 11 ng umaga at nagsasara ng alas 10 o alas 11 ng gabi. Presyo ng isda tumaas dahil sa sunod-sunod na bagyo. Sabi ng Agriculture Department, para hindi tuluyang sumipa ang presyo, posible raw na mag-angkat ng karagdagang 8,000 toneladang isda. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Blitzbeard's Esquire, Man and His Best 2024, Actress of the Year, Maria Rivera. Nag-iisang babaeng pinaranganan si Kapuso primetime queen Marian Rivera ng Esquire Philippines. Kinilala siyang Actress of the Year para sa pelikulang Balota. From one queen to another, Blackpink Rosé may teaser sa bagong single na Number One Girl. For the first time, nagsama sa isang live performance sina Jin ng BTS at Wendy ng Red Velvet sa Jin Happy Special Stage. Magbabalik sa ikatlong pagkakataon ang K-pop group na ENHYPEN sa Pilipinas para sa Walk the Line Tour sa March 2025. Beyonce muling magpe-perform sa halftime show ng National Football League sa darating na Pasko. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Safety at well-being ang tila naging advocacy ng mga kasali sa isang pageant sa Tacloban at evacuation center ang kanilang naging entablado. Ang Miss Evacuees 2024, pusuan sa report ni Oscar Oida. It's the most elegant night in the Philippines. Going down in their gowns, here are the candidates. Ito ang Miss Evacuees 2024. Nagtag-isa ng mga kandidatang mag-aaral ng University of the Philippines sa Tacloban. Nasa dormitory sila at pina-evacuate sa University Library dahil sa bagyong Pepito para matanggal ang inip at pag-aalala. Rain Rain Glam Away ang drama, showcasing kung haute couture at curtain drape drips. Kaya nawala raw ang kanilang anxiety dahil sa eksenang talaga namang ansayate. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.